Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilan ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop." Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Mula roon, inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Jeboseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampalsa, at sa 7th araw ay ipagpipistan ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampalsa o tinapay na may pampalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalaalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan, tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alaala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos, kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita'y mapasubo agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, "Tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pagdating ninyo rito'y dalhin ninyo ang aking mga buto." Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw nasa ilang, sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan.
Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo. Ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang mga Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik na sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira.
Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat sa tuyong lupa ang tinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang mga bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ng mga babae na mayroon ding mga tamburin. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. Tatlong araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin namin?" Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanyang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon, sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karni at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang, sa pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Papaulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim,
bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na ibinigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop, bawat isang tao." Namulot ng mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila'y hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang mga itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-anim na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, "Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas." Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, "Ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Anim na araw kayong namumulot niyan. Ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ikapitong araw, ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot. Ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-anim na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa dalawang araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ikapitong araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, "Ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng kalahating salop ng mana. Itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto." Sinabi naman ni Moises kay Aaron, "Kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos, ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniyutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan."